Dito na lecture pa ako sa Batasi. O, yun yung nangyari. Hindi ko naman sinasabi na ako'y magaling. Hello, ano, Mami Mercy. Hindi ko sinasabi ako'y magaling. Sinasabi ko lang kung ano yung experience namin. For example, sa korte, naranasan namin. Meron kami natalong kasong ganito or meron kami naipanalo. So, yun lang yung sinishare ko based on experience ko. Sa complete package pala itong si, ano, please, diba, magaanan na natin. Ano ko ba? Yung hindi. Pang entertainment, may galap sa otot ko sa inyo. Ano ko ba? Lipinia. Hello. Susan. Tita Susan Bergara. Hello. Arlene Acura. Hello. Gladys. So, MC Laksamana. Galap sa otot. Dapat yan silang tatlo. Ilagay sa Bartolina. Mrs. Per depende. Pag rumble-rumble natin. Para atis sa Bartolina sila. Kasi merong ano yan. May proseso yan. Hindi po. Hindi, para patinuin ka. Ilalagay ka din sa. Siyempre. I-o-oblo ka. Siyempre, may asunto ka. Kaya pag mas makulit ka pa rin sa loob, doon eh, yung Bartolina. Tignan natin kung gano'n sila kakulit ko. Diba? Ana Badilla, alam, may galap siya ako. No? Ay, miss, ito ka. Ayun, strike again, hindi draw out. Yes, hindi draw out ito mga inayin ko. Gladys Giras. Alam ko, lalawa, Gladys Gila. Yun nga, sinabi ko sa Eras Bakal sa ating mga Dolores. Paano kung sa korte na, eh wala, kung tingin ang ballpoint mo, walang utak. Nako, kung kakahiya lang, nakakahiya. Sa top, kung si Jeff Swift, kay Spencer, nakadibati kayo nung nakaraan. Bida-bida kasi, kung kailan lang. Yan medyo, oh yun, tamahimik siya. Kasi hindi ka naman na-experience siya. Kasi iba yung batas kanila eh. Mabilis yun sa kanila. Most of the, ano, first world country, napakabilis po ng batas sa inyo at yung proseso dito kasi sa atin sa Pilipinas, mabagal. Pero kung merong discarded ako, paano mo mapapabilis? Kasi kaya minsan bumabagal yan. Kagaya ng sinabi ko na nakaraan, yung pagpapail po ng cyber libel, mga artista, papail ka ng ganyan, pipirit. Matututunan pa nila. Pipirit mo ng ganyan. Ano ngayon? Ang gawin natin dyan? Dapat lahat yung proseso dyan, meron kang explanation, meron kang valid reason. Di ba? Yan. Ano yan eh? Kulaong ano? Di ba? Kulaong doctrine. Yung natatandaan mo. Sa Spencer. Di ba? Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng bagay, lahat ng pinipresenta mo dyan ay tinatanggap. At hindi rin lahat ng oras ay hindi yan tatanggapin. Depende yan. Doon sa ilalatag mo. Sa kahit saang larangan. Kagaya nga na sinabi ni Kulao, Kulaong doctrine. For every rules and regulation, there's always be an exemption. As long as they have a probable or maybe a valid reason. Hindi a humanitarian reason. Kasi kay Kulaong humanitarian. Ginamit niya yung words for humanitarian. Probable and valid reason. Kagaya, kung may probable cause, yung ating ano, sinampa. So, makikita ka agad yan ang prosecutor. Gaya na sinabi ko, hindi ako nagyayabang kasi mismo actual yun. Kung gusto ko, bigyan ko na lang yung prosecutor. Nalatawa ako sa sinabi niya ng time na yun. Na ipinail namin doon, dined ba kami at nag-file kami. Kasi, ano, cyber libel. Kung baga sa pandinig nila, common na lang yun. At common na mabilis na basura kasi may kulang. Sige, hintay uli kami. Kami na una, pinapila yung mga nag-inquest, ganito. Tapos pagdating na nabasa ng prosecutor, nagandali siya. Gusto niya pa nga siya kaya humawak ng pasok. Kasi siyempre siya ipasa. Bilis siya may pasa kasi may mga probable cause. At yung attachment ng evidences, accurate siya. And then yung information, ito talagang rigid. And ano, may malicious intent. Talagang libelous yung mga nakalagay ko doon. Hindi ba naman tapang mga ito? Maraming factor na nakuhaan na ng puntos or ng ano, ng probable sa tingin ng prosecutor. Kaya siyempre, ang bilis niya i-accept. May mga techniques sa ganung larangan. Kung paano mo siyang isusundot. Kasi, yung nakausap namin yung ano, yung secretary, na hindi niya pa binabasa yung aming ano, affidavit. Ang sabi niya, ang dami niya nakatambak na. Baka masundan na lang. Mostly 3 months pa bago magkaroon ng ano, ha, ng preliminary investigation. Ha. O tami yung sa amin, 1 month lang. Dapat nga 3 weeks lang yun. Kasi kung nakahawak na yung una nagbasa ano, na fiscal, so mabilis niyang i-ano. Kasi na-excite siya. Unlike daw dun sa iba na naturingan na artista, may mga abogado na. Kasi eto ha, bigyan ko kayo ng example. Dun, lesson learned, kagaya dun sa kabila. May abogado kayo, oo. Magpapail ka ng kaso. Kahit kunin mo na sila paso, kahit kumuha ka na napakagaling ng abogado, kahit sabihin mo artista ka na, artista ka, okay. Ganito, magpapail ako ng kaso, okay. Ganito. Inano ko eh, binalahura ako dito sa social media, sa Facebook, sa post. Okay, babayaran mo yung abogado. Swerte ka na kung may makuha kang 50,000 dyan, na acceptance fee, sa ganyan, na filing pala sa prosecutor. Eh, artista ka eh. Ano ba naman sa'yo, manima yan. At pag sinabi mo, pag inisip mo meron kang abogado kinuha, alam mo kagad, papasok sa korte. Hindi ganun kadali yun. Dadaan ko sa butas ng karayom. Buti ba kung sinampan mong kaso, kagaya nung ano, nung physical injury, mga ganyan,
yung tape, yung rubbery, yung malicious meat, yung binastos ka, o di-rape ka, sinaksaka, sinaktan ka, ayun, kahit yung pulis, pwede sila mag-file ng kaso para sa iyo, matagal nga lang yun. Pero kung unlike na meron ka abogado, syempre, mas mabilis yan. Yung mga ganong klaseng ano. Pero yung ganito, sinasabi ko sa'yo, paano mong mapapatunayan sa korte na ganito? Ito na lang. O, nagsasalita ko ng ganito, kaya nagpusa ko ng ganyan. Sige, paano mong patutunayan sa korte yan? Kaya pag nagtanong kayo sa amin ng ganon, maaaring nasa isip ninyo. Pero ako, alam ko na agad yung sagot. Dahil may nakareserva na kami agad na banat. At alam namin kung paano patutunayan yan. Hindi pa kayo, hindi kami papay ng ganyan ang basta-basta na hindi namin malalaman at hindi kami nakaready sa kung ano yung kasunod. Tignan mo yung itsura mo sa ating dalawa, yung tayo nagbanggaan. Dalawang tanong pa lang ako, may kasunod na agad akong tanong. Tapos yung itinanong mo sa akin, kung di mo mapapansin, ibinalik ko sa'yo yung tanong. Hindi mo na-realize kung gaano ko katama. Yung sarili mong tanong, pwede kayo pahama. Di ba? Kasi tinanong niya ako sa mga nakanood kahapon. Saan nagsabi ha? Bigla siyang umatras. Pagpag-aralan mo, paano ako magsalita, paano ako mag-deliver, at paano ako magtanim ng question at magbato. Para at least next time na magkaharap tayo, alam mo na kung sino yung kaharap mo at kung saan ka ano, nalalagay, kung di ka ba naman tanga. Di ba? Yung ibinato mo sa akin, pwede ko ibalik sa'yo.